Mga idol, kasunod nga po ng pagkakabaon ng Los Angeles Clippers sa kanilang serye kontra sa Dallas Mavericks ay may lumbas na nga po na balitang galit na nga daw po sa kanila ang kanilang player na si Rajon Rondo. Yan nga, ang unang aalamin natin ngayon na sasabayan na rin natin ang balitang nag-ala MVP si Derrick Rose sa New York Knicks. Siyempre, pag-uusapan na rin nga po natin dito ang preview ng Game 3 ng Los Angeles Lakers laban sa Phoenix Suns. Kaya tara, sabay-sabay nating simulan yan. Marami nga pong nagalit sa pagkatalo mga idol ng Los Angeles Clippers sa kanilang Game 2 laban sa Dallas Mavericks. At isa na nga daw po dito ang kanilang point guard na si Rajon Rondo. Yes mga idol, pati nga po ang kanilang veteran player na si Rondo ay hindi na rin napigilan ang kanyang sarili na mainis sa pinaggagawa ng kanyang koponan. Ayon nga po sa inalabas na balita, sinigawan nga daw po niya ang kanyang buong koponan sa loob ng locker room, especially ang kanilang head coach na si Ty Lue at ang kanyang teammate na si Serge Ibaka na sinigawan rin siya. Pabalik, sa madaling salita mga idol, mukhang nagkakagulo nga talaga ang buong Los Angeles Clippers dahil lamang kay Luka Doncic na umaapaw ang confidence ngayon sa kanilang serye. Well, malinaw naman nga po na alam kung paano manalo ni Rondo, sadyang hindi lang nga po niya ayon nakikita sa Clippers. Pero kahit man nga ganito mga idol, ay may pag-asa pa naman nga po silang makahabol, ngunit magiging mahirap na nga po para sa kanilang team ang susunod na laban, lalo pat base nga po sa nakalap kong balita, tatlong kuponan pala nga po sa history ng NBA ang nakapag-comeback mula sa ganitong sitwasyon ngayon na pagkakabaon ng 0-2 sa kanilang home court. Sa pangalawang storya naman, sa unang pagkakataon nga po makalipas ang 8 taon ay nakakuha na rin nga po ng panalo ang New York Knicks sa playoff sa kanilang pagkakapanalo sa Game 2 laban sa Atlanta Hawks sa score na 101-92. Kaya tuwang-tuwa nga po ang kanilang mga fans, hindi lang dahil sa kanilang pagkapanalo, kundi dahil na rin nga po naitabla na nila ang kanilang first round series sa 1-1. Kaso hindi nga po nila yan magagawa kung hindi ibinalik ni Derrick Rose ang kanyang MVP form. Yes mga idol, siya na nga po mismo ang rason bakit nanalo pa dito ang New York Knicks sa kabila ng paglamang ng Atlanta Hawks ng mahigit sa 15 puntos sa unang mga minuto ng kanilang game. Simula nga po nang mapansin ng Knicks na hindi gumagana ang kanilang estratehiya, ay napilitan nga po ang kanilang head coach na baguhin ang kanilang starting line na papunta sa second half. At kasama na nga po sa mga nabigyan ng oportunidad na makakuha ng mas maraming playing time ay si Derrick Rose na ibinalik ang kanyang dating laruan sa pamamagitan ng pagtatala nito ng team high na 26 points, 4 rebounds at 4 assists sa kanyang 39 minutes na paglalaro. Sa huling story naman, bago pa man nga po magsimula ang Game 3 ng laban ng Los Angeles Lakers at Phoenix Suns, ay tatalakayin nga po natin ngayon kung ano nga ba ang mga dapat natin ditong pakaabangan. Siyempre, unang-una nga po dyan ay ang katotohanan na sa unang pagkakataon ay gaganapin na sa wakas ang laro ng Los Angeles Lakers sa playoffs ng kanilang home court na Staples Center. Kaya aasahan na nga po na magiging gutom ang mga players ng Lakers na manalo at makuha na ang kalamangan sa kanilang serye para sa kanilang mga fans. Pero paalala ko lang mga idol, bagamat man nga po nasungkit ng Lakers ang panalo sa Game 2, ay hindi pa naman nga po ganoon kaganda ang rhythm ng kanilang opensa, especially sa kanilang shooting. Pero maaari na nga po yung pagtiyagaan ng Lakers sa kanilang susunod na game. Isa pa, medyo kumunti na rin nga po ang poproblemahin ng Lakers sa kanilang kalaban, lalo pat hindi na 1% ang lakas ngayon ni Chris Paul na itinuturing pa naman sana bilang pinakamahalagang player ng Phoenix Suns. Mas nagiging maganda na nga po ang tirang ginagawa ng Suns sa tuwing si Chris Paul ang umahawak ng bola, ngunit ngayon hindi na nga po maganda ang kanyang kalagayan. Ay mukhang nagdedelikado na nga talaga silang matalo ng Los Angeles Lakers sa Game 3. So that's it mga idol, ang ating unang video na ating pinag-usapan dito sa akin channel ngayon. Once again,
This is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol at syempre pindutin nyo na rin ang notification bell. Syempre bisitahin, i-follow at i-like ang ating Facebook page dahil meron din tayong mga ipinapalabas na mga NBA updates doon. Shoutout nga pala sa lahat. Maraming salamat po sa panonood ninyo.